Alam niyo na siguro, si Manuel L. Quezon na isang pangalawang pangulo ng ating bansang Pilipinas, ngunit may mga bagay pa kayong hindi nalalaman sa ating dating pangulo. Kaya ngayon, samahan niyo akong talakayin ang kwento ni Manuel Luis Quezon. The whole issue of the war will depend upon your ability to save this continent from invasion. Manuel Quezon, o si Manuel Luis Quezon y Molina, ay ipinanganak noong 19 ng Agosto taong 1878 sa Baler, sa Bansang Pilipinas. Si Quezon ay anak ng isang guro at maliit na may-ari ng lupain na may lahing Tagalog sa isla ng Luzon. Hindi pinagpatuloy ni Quezon ang kanyang pag-aaral ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas sa Maynila noong 1899 upang lumahok sa pakikibaka para sa kalayaan laban sa Estados Unidos sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Matapos sumuko si Aguinaldo noong 1901, gayunpaman, bumalik si Quezon sa universidad, nakuha ang kanyang degree noong 1903, at nagprakti ng abogasya sa loob ng ilang taon. Kumbinsido si Quezon na ang tanging paraan sa kalayaan ay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Estados Unidos, tumakbo siya bilang gobernador ng lalawigan ng Tayabas noong 1905, nang mahalal. Nagsilbi siya ng 2 taon bago nahalal na kinatawan noong 1907 sa bagong tatag na Asembleya ng Pilipinas. Noong 1909 hinirang si Quezon bilang resident commissioner para sa Pilipinas, na may karapatang magsalita, ngunit hindi bumoto, sa U.S. House of Representatives. Sa kanyang mga taon sa Washington, D.C., masigla siyang nakipaglaban para sa mabilis na pagkakaloob ng kalayaan ng Estados Unidos. Malaki ang papel ni Quezon sa pagkuha ng pagpasa ng Kongreso noong 1960 ng Batas-Jones, na nangako ng kalayaan para sa Pilipinas nang hindi nagbibigay ng tiyak na petsa kung kailan ito magkakabisa. Ang batas ay nagbigay sa Pilipinas ng higit na autonomiya at naglaan para sa paglikha ng isang bicameral na pambansang lehislatura na huwaran pagkatapos ng U.S. Congress, nagbitiw si Quezon bilang komisyoner at bumalik sa Maynila upang mahalal sa bagong tatag na Senado ng Pilipinas noong 1916, pagkatapos ay nagsilbi siya bilang pangulo nito hanggang 1935, noong 1922 nakuha niya ang kontrol sa Nacionalista Party, na dati nang pinamunuan ng kanyang karibal na si Sergio Osmeña. Ipinaglaban ni Quezon ang pagpasa ng batas na Tidings-McDuffie noong 1934, na nagtadhana ng ganap na kalayaan para sa Pilipinas 10 taon matapos ang paglikha ng isang konstitusyon at ang pagtatatag ng isang pamahalaang Commonwealth na magiging tagapagpauna ng isang malayang republika. Nahalal si Quezon bilang pangulo ng bagong pamahalaang Commonwealth noong 17 ng Setyembre taong 1935. Bilang pangulo ay muling inayos niya ang pagtatanggol militar ng mga isla tinulungan ni U.S. General Douglas MacArthur bilang kanyang espesyal na tagapayo, at ang malaking problema ng mga walang lupang magsasaka sa kanayunan na hanggang ngayon ay nagtratrabaho bilang mga nangungupahan sa malalaking estate, itinaguyod ang paninirahan at pag-unlad ng malaking katimugang isla ng Mindanao, at nilabanan ang graft at katiwalian sa gobyerno. At isang bagong pambansang kabisera, na kalaunan ay kilala bilang Quezon City, ay itinayo sa isang suburb ng Maynila. Si Quezon ay muling nahalal na pangulo noong 1941, matapos salakayin at sakupin ng Japan ang Pilipinas noong 1942, nagtungo siya sa Estados Unidos, kung saan bumuo siya ng isang gobyerno sa pagkatapon, nagsilbi bilang miyembro ng Pacific War Council, at nilagdaan ang deklarasyon ng United Nations laban sa mga pasistang bansa, at isinulat ang kanyang sariling talambuhay, na The Good Fight noong 1946, at namatay si Quezon sa tuberculosis bago na itatag ang ganap na kalayaan ng Pilipinas. Si Quezon din ang nag-iisang pangulong tumulong sa 1,200 Jews refugees noong World War II. Ngunit, sa kanyang kabayanihang ginawa sa ating bansa, matatawag ba natin siyang tunay na bayani sa mata ng mga Pilipino?
Kung gusto niyo pang malaman ang mga detalye tungkol sa kasaysayan ni Manuel Luis Quezon, click niyo lang ang link sa baba ng ating video, at maraming salamat sa inyong panonood.